Bansang Iran, isa sa pinakasentro ng Islam sa buong gitnang silangan. Tinatahanan ng mga 80 milyong mga Muslim. Bagamat mahigpit ang kapit ng Pinunong Supremo sa bansa, nagkaroon dito ng malaking protesta, pag-aalsa na pinangunahan ng mga kababaihan. Lumaban sa kapulisan, tumutol sa kinauukulan at lumabag sa batas ng hijab upang ipadinig ang kanilang hinaing. Pero ang kaguluhan ay simula pa lamang ng kwento. Dahil siguradong magugulat ka sa malalaman mo na 50,000 moske ang sinara sa buong bansa at kumalat ang Kristyanismo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nasaksihan noong isang taon ang pagkamatay ng isang babae na nagngangalang Mahsa Amini sa kamay ng kapulisan. Ito ay inaresto dahil sa nakalabas ang kanyang buhok sa harapan ng saplot sa ulo o ng kanyang hijab. Labag ito sa batas at may patong na kaparusahan. Dahil dito, isang kaganapan na kahit kailan ay hindi inaasahan sa talambuhay ng bansa ang humarap sa mahigpit na pamahalaan, ang anti-hijab protest. Sa social media, nasaksihan ang pagputol ng mga kababaihan sa kanilang mahahabang buhok. Pati mga Iranians na nasa ibang bansa ay sumali sa pinaglalaban sa bansang kanilang sinilangan. At yung iba, sa harapan ng kamera pinutol ang kanilang buhok. Sa kapital na Tehran at ibang syudad, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga kababaihan. Hindi lamang sa pagputol ng buhok, pati pagsunog ng kanilang saplot. Isa pa sa hindi kapanipaniwalang ginawa ng mga kababaihan sa Iran ay ang pagtanggal ng saplot sa ulo ng mga imam o yung kanilang takiya. Pinakikita sa Sokmed na kahit sa kalsada hinahabol ng mga nagpoprotesta ang mga guru ng Islam upang hablutin o tapalin mula sa kanilang ulo ang kanilang skull cap, gawaing may mabigat na parusa dahil ito ay kabastusan sa relihiyon ng Islam. Gayunpaman, naglakas loob ang mga kababaihan at kabataan na ito ay gawin kahit lantaran pa. At hanggang ngayon, ang protesta ay mainit pa rin. Dandaang mga sumali ang hinuli at pinarusahan. Yung iba, pinarada pa sa kalsada at nilatigo sa likuran bilang halimbawa para sa mga nagbabalak na makiisa. Pero, mas lalong nag-alab ang hinanakit ng mga kababaihan. Sa simula pa lamang ng taong 2022, buwan ng Nobyembre, inulat ng NDTV na sa loob pa lamang ng 6 linggo, 14,000 na ang inaresto dahil sa protesta ng anti-hijab. Kasama dito ay mga estudyante, abogado, journalists at mga aktivista. Halos lahat ay mga babae. Matapos ang isang taon, inulat ng NPR na noong buwan ng Marso ngayong taong 2023, na patuloy pa rin ang mga babae sa Iran na ayaw magsuot ng kanilang hijab bilang pagsuway sa napakahigpit na rehimen. Pero yung nag-aakala na madaling sugpuin ang kapulisan ang protesta, sila ay nagkakamali. Dahil imbis na tumahimik, mas lalong nagalsa ang marami. Kalauna nakisali na rin ang mga asawa nito, pati mga magulang at iba pang mga kalalakihan. At ngayon, isang unprecedented na pangyayari ang lumantad. Isa-isang pinasara ang mga moske sa bansa. Sa makatuwid, 50,000 na ang nakasara. Oo, tama ang narinig mo. 50,000 sambahan ng mga Muslim ang pinasara sa Iran. Bansang napakahigpit pagdating sa reliyon. Mahirap paniwalaan na magkakaganito sa bansang Iran. Kaya marami ang nagsasabi na hindi ito totoo o isa lamang pakana ng mga taga-kanluran. Mukha nga namang fake news. Sa Iran, magsasara ng 10,000 moske? Sino ang maniniwala dito? Kung ganun, bakit hindi natin alamin ang naganap pero hindi mula sa tagapag-ulat ng mga taga-kanluran? Sa News Bharati,
isang pahayagang mula sa bansang India. Sinabi na 60% ng mga mosque sa Iran ang sinara. Nilinaw din ang balita ng Jaipur Dialogues, pahayagang hindi rin mula sa kanluran, ngunit ng mga Hindu. Ngayong buwan ng Disyembre taong 2023, nagbabago ang tanawin ng relihiyon sa Iran dahil sa pagsasara ng 50,000 mosque sa bansa. Tama ang iyong narinig. 50,000 mosque ang sinara. Bakit sinasara ang 50,000 sambahan sa Iran? Kalagitnaan ng taong 2023 noong nagsimulang ibalita ang pagsasara ng mga moske. Siyempre, marami ang hindi naniwala kaagad sa ulat. Mukha nga namang imposible. Pero sinabi ulit ng isang tagapag-ulat, hindi rin mula sa kanluran, ang Sanatan Prabhat, tagapagbalita sa bansang India, na sa 75,000 moske sa buong Iran, sinara nga ang 50,000 doon. Ito ay pinahayag mismo ni Maulana Muhammad Abulghasin Dulabi, tagapagsalita ng presidente ng Iran at representante ng Iran's Islamic Seminaries. Ayon sa ulat, ito ay nakakaalarma sa bansa na ang pundasyon ay base sa paniniwalang Islam. Pinahayag din na ang nagaganap ay pangitay na bumababa ang bilang ng mga taong relihiyoso sa lupain. Sinabi rin sa ulat na umaalis ang mga naniniwala sa Islam dahil sa nakikitang resulta nito sa bansa. Resultang hindi nila nagugustuhan. Ayan, makikita na ang ulat ay lehitimo at hindi mula sa mga taga-kanluran. At ang pahayag ay sinambit mismo ng isang Muslim cleric. Tapos base sa ulat ng myin.net na sinabi pa rin ni Maulana Dulabi na ang pananaw ng tao sa isang relihiyon ay mahalaga sa kanyang desisyon kung ito ay tatanggapin o lalayuan. Kasama sa pinagbabasihan ay ang panghihiya sa ngalan ng relihiyon, pagmamanipula sa turo nito at ang kagutuman alang-alang sa paniniwala. Ito ay sinabi ng Muslim cleric sa gitna ng mahigpit na pamamalakad ng gobyerno ng Iran. Sa madaling sabi, nakikita ng mga taga-roon na ginagamit ng kanilang pamahalaan ang relihiyon upang higpitan ang karapatan ng taong bayan. Bukod dyan, mayroon pang ilang mga pinaghihinala ang dahilan na lumalabas ngayon kung bakit maraming pinasasara. Sinabi sa Gateway News, isang pahayagan mula sa South Africa, nang dahilan ng pagsasara ng 50,000 mosque sa Iran ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa bansa. Ganun pa man, mahirap kumpirmahin ito sa dahilang walang third party na mayroong tumpak na bilang ng mga Kristiyano doon. Kaya marami ang nagtatanong, kung lumalaganap ang Kristyanismo sa bansa, bakit tila walang binabalita? Malalim na katanungang nararapat lang nabigyan ng makabuluhang kasagutan. Base sa Mission Network News na mayroong mga underground church sa Iran, tinawag na underground dahil sa ang mga miyembro nito ay nagpupulong ng palihim sa bahay-bahay, minsan ay online. Wala raw itong mga simbahan dahil bawal at hinuhuli. Sinabi rin sa ulat na peligro sa pananaw ng pamahalaan ang relihiyong Kristyanismo. Yung mga nahuhuli ay tinotorture, minsan pinapatay. Pero sa kabila ng pagbabawal, iniestima na mayroong mga 300,000 hanggang 1,000,000 mga Kristiyano ang naninirahan ngayon sa bansang Iran. Binanggit din ito sa Hudson Institute na mayroon na 1,000,000 mga Kristiyano sa bansa. Sinabi sa ulat na mula pa noong taong 2018, kasama ang Iran sa mga bansa kung saan ang Kristyanismo ay mabilis na kumakalat. Kaya kung mayroong fastest growing religion sa Iran, ito ay Kristyanismo. Ganun pa man, hindi lahat ay kumbinsido at may ilang nagsasabi na ito ay hindi totoo. Katulad ng inulat ng DFRAC na wala itong katotohanan at ang tunay na dahilan sa pagsasara ng mga moske ay ang kawalan ng mga imam at hindi ang pag-alis ng marami sa reliyon. Mas mainam kung linawin ang sinabi ng cleric para lubusang maunawaan. Ano't ano pa man ang katotohanan, dahil sa kaguluhan sa bansa ngayon, marami ang naniniwala na posible talaga ang pagsasara ng napakaraming moske. May tatanggi man ang dahilan, pero totoong marami ang nagsara at
Totoo din na lumaganap doon ang Kristyanismo. Sa kasalukuyan, naghihigpit ang bansa pagdating sa pagsuot ng hijab at nagpalagay ng mga CCTV upang mahuli ang mga babaeng lumalabag sa batas. Siguro sa hinaharap, malalaman natin kung ang paghihigpit ay pupukaw sa nag-aalab na damdamin o magiging sanhi ng mas matinding hinaing. Anong aral ang mapupulot dito? Kung tunay ang pagsasara ng libo-libong mga mosque sa Iran, ito ay pahiwatig na hindi na nagugustuhan ng maraming Iranians ang napakahigpit na patakaran sa mga kababaihan na tila ba hindi napatas ang tingin sa kanila. Siguro kung ganun din sila kahigpit sa mga kalalakihan, ay mas madaling sikmurain anuman ang pinatutupad. At ang kasalanan, babae man o lalaki ang gumawa, sana ay pareho ng timbang. Upang nang sa gayoy, nakikita ng lahat na ang pamahalaan ay tunay na nangangasiwa sa kaligtasan ng taong bayan at hindi para lang sa kanilang sariling kapakanan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.